Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So game 6 ng NBA Finals, isang do or die game para sa Boston Celtics. Patungo sa game na ito ay mainit ang bakbakan ng dalawang team. Ang Warriors ay gusto nang tapusin ang series na ito, habang ang Celtics naman ay gusto pang paabutin sa game 7. Patuloy pa din na iniinis ng mga Celtics fans si Steph gamit ang kanilang Ayesha Curry, Kent Cook signs at mga t-shirt. Inaabangan din ng mga fans kung paano ba magse-step up ang mga batang players ng Celtics at kung muli ba natin makikita ang Game 6 Clay at kung muli bang iinit si Steph katulad ng ginawa niya noong Game 4 matapos na maglabas ng mga negatibong komento ang Celtics fans tungkol sa kanyang asawa. Halina't silipin na natin ang mga kaganapan sa game na ito. Same starting lineups pa din for both sides. Mapapansin din na gamit pa din ni Steph Curry ang kanyang quote-unquote magic shoes. Ganun pa man, napakaganda nga ng simula ng Celtics at pinapakita nila na ayaw pa talaga nilang umuwi. In less than 3 minutes nga ay nakabuka agad sila ng 10-point lead. Quick 2 fouls din para kay Klay Thompson. Ganun pa man, nananatiling agresibo ang Warriors. Gumawa ng ipak off the bench si Kevon Looney, Jordan Poole at GP2 upang makabawi ang Warriors. Siyempre, nagiinit din si Steph at pinangunahan niya ang 11-0 run to end the first quarter. Kaya naman ang biggest lead ng Celtics na 12 points ay naging 5-point deficit patungo sa second quarter. Sa second quarter naman, naku mga kaibigan, pumutok na nga ang Warriors. Sa loob lamang ng 2 minuto, ang 5-point lead nila ay lumobo na sa 15 puntos. Kaya naman hype na nga ang kanilang bench. Na-pick up na din ni Marcus Smart at Jason Tatum ang kanilang pangatlong foul. Ngunit matapos ang timeout ay bumawi din ng Celtics ang kanilang sariling 7-0 run. Nananatiling turnovers ang sakit ng Celtics mga kaibigan. Give credit nga sa depensa ng Warriors. Ngunit at the same time, kung ikaw nga ang Celtics, ay kailan ka pa ba matututo? Paulit-ulit nga na double team ang ginagawa ng Warriors sa weak side. At dahil hanggang ngayon ay hindi pa din ito nasusolusyonan ng Celtics at sinamahan pa ito ng undeniable chemistry ng Warriors, inambakan na nga ng Warriors ang Celtics dahilan upang ibu ng Celtics fans ang kanilang sariling team. Natapos ang first half sa score na 54-39, 15-point lead para sa Warriors. 12 points na si Stephen Curry at Klay Thompson. 11 points na din si Jordan Poole. Sa Celtics naman ay 14 points si Jaylen Brown at 11 points si Jason Tatum. 20% lang nga ang shooting ng Celtics sa 3 points sa first 2 quarters. At meron din silang 12 turnovers. Yan ang pinakamadaming turnover sila sa first half ngayong playoffs. Sa third quarter naman ay nagpaulan na si Steph Curry ng 3 points. Mukhang mali talaga ang desisyon ng Celtics fans na idamay ang kanyang asawa. Tinuro na din ang kanyang ring finger matapos ang long 3 points. Ganun pa man, hindi pa nga ito tapos. Binubuhat nga ni Jaylen Brown at Al Horford ang kanilang team. Kaya naman ay baba pa nila sa 10 points ang dating 22-point lead ng Warriors patungo sa 4th quarter. Sa last quarter naman mga kaibigan ay patuloy pa din na lumalaban ang Celtics ngunit hindi talaga nila magawang maibaba ng tuluyan ang labang ng Warriors dahil palagi itong may sagot. Hanggang sa naubusan na nga sila ng oras at bigo sila na ma-extend ang series na ito dahil nakuha nga ng Warriors ang panalo. Nanguna dyan si Stephen Curry na gumawa ng 34 points, 7 rebounds at 7 assists, 18 points, 4 steals din si Andrew Wiggins at 15 points naman kay Jordan Poole. At dahil dyan mga kaibigan ay opisyal na ang Golden State Warriors ang 2022 NBA Champions. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.